isa pong pinagpalang umaga sa lahat sa mga Facebook friends ko po na naka-online ngayon. Maraming salamat po sa Diyos sapagkat panibagong umaga na naman ay pinagkakaloob niya sa ating lahat. Welcome po sa The Word of God Facebook Live. Kumbaga, masasabi natin ngayon po ay Sunday para po to sa Panginoon. Ito po ay itinangi. Pag sa ganito namang araw na ito, ay pagkaloob naman natin sa Panginoon sapagkat halos anim na araw tayo na naging abala sa ating mga gawain, trabaho. Hindi lang yung minsan naging abala tayo sa ating mga suliranin. Pero maraming salamat sa Panginoon sapagkat patuloy at patuloy siya nagbibigay ng pagkakataon upang hindi lamang tayo bigyan ng blessing ng makakain araw-araw, kundi higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makakain, makarinig ng kanyang mga salita sapagkat sinabi nga po ng Panginoong Jesus na hindi lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo po ay magkaroon ng panalangin. Sa kanilang mata, anak ng Espiritu Santo, amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan. Napakadakila mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng dinaranas ng buong mundo na pandemic, itong coronavirus na tuloy, alam namin kahit kailan, God is good all the time. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama sa Langit, sa mga nagawa nating kasalanan, sa mga nakalipas na oras. Ama, patawarin mo ako sa mga kasalanan at kahinaang nagawa ko sa nakaraang oras. Ano po man ang aking nasabi na kilos, naramdaman. Siladya ko man o hindi, patawarin mo po ako. Linisin mo po ang aking puso upang sa ganun malayang makapasok ngayong banal na Espiritu. Gamitin mo lamang ang instrumento ng iyong mabuting balita sapagkat kahit ako ang nagsasalita, ako'y nakikinig din sa iyong mensahe. Naway magkaroon po tayo ng kanya-kanyang reflection pagkatapos nating marinig, pagnilayan, ang Sunday Gospel. Ngayon po ay August 2, 2020 at maraming salamat sa Diyos, August. Biro mo nagsimula po, Panginoon, mga quarantine noong March, ngayon August na. Ikaw lamang nakakaalam kung kailan ito mag-end. Hindi namin alam kung ano pang mangyayari sa kinabukasan. Ang alam lang namin at sigurado kami ay may Diyos kaming aasahan na nakikita ang aming mga pagdurusa, ang aming mga kapighatian. Ikaw pa rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng kaaliman. Pagkalooban mo po ako ng kababaang loob sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Ikaw lamang ang tanging gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Puspusin mo kami lahat ng iyong Espiritu, Panginoon. Sapagkat nananalig ako na kapag ang Word of God na ang pinag-uusapan, sigurado nandiyan ang iyong presensya. At ano po man ang mga kaabalahan, in Jesus' name, mga stress, problema, sakit, physical, sakit, spiritual, in Jesus' name, tanggalin mo, Lord, sa mga oras na ito sapagkat tanging ang iyong kapuspusan, ang iyong kabanalan, ang iyong mga turo, mga pangaral na sa papaalala, ang gusto naming maitanim sa aming puso, maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa patuloy ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Matlaan na Espiritu Santo. Amen. Amen. So, masasabi po natin na anuman ang kalagayan natin sa buhay, ang Diyos ay mabuti. Bakit? Siya'y nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Nagpapaaraw sa mabuti at masama. At ang kanyang mga salita, kapag nadidinig natin, eh, para sa lahat. Ngayon, depende na lang po yun kung paano natin tatanggapin o paano natin bibigyan ng pagninilay at isa sa buhay sapagkat patayang pananampalatayang walang gawa. So, bago pisa na po tayo ng mabuting balita,
At ito po'y manggagaling kay San Mateo. So, ito po. Basahin natin, no? Sabi ko nga po, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, eh sigurado naman po na ang Diyos ang nakikipag-usap sa atin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagpapakain sa 5,000. Nang marinig ito ni Jesus, siya sumukay sa isang bangka. At nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman niyo ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglusad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo na ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at inutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, ito pong senaryo na to ng mabuting balita ay masasabi nating mga himala o mga pangyayari na ginawa ng Panginoong Jesus nung po siya ay nagkatawang tao. So, pagpapakain sa 5,000. So, kumbaga sa pelikula, no, bigyan natin ng eksena. Ito pong si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, sumakay po siya sa isang bangka at talaga namang nagpunta siya sa isang ilang na lugar. Pero, nang mabalitaan ito ng mga tao, eh talaga namang sumunod yung mga tao sa kanya. Ibig sabihin, may mga naniniwala na sa Panginoong Jesus na nagpapagaling, nangangaral, marami na siyang himalang ginawa. So, ang mga tao talagang sinundan siya kahit saan pa siya pumunta. Ngayon po, nung time na syempre nangangaral na ang Panginoong Jesus sa mga tao, nagpapagaling na siya ng mga may sakit, yung mga aalihan ng demonyo, kinakasaot yan. So, imaginein mo na napakaraming tao yan, no? Sabi nga rito, 5,000. Tapos ang Panginoong Jesus, talagang dami niyang ginawa. Ngayon, napansin na ng mga alagad na, naku, mukhang gagabi na. Gagabi na, magdadabit hapon na. Kaya ang ginawa ng mga alagad, ay lumapit sila sa Panginoong Jesus. At pagkatapos, tinanong na, ay sinabi pala na, Panginoon, paalisin nyo na ang mga tao, no? Paalisin nyo na po sila. Papuntahin nyo na po sila sa bayan para nang sa ganun makabili po sila ng makakain. Kasi halos maghapon na po silang nakikinig sa inyo, nagpapagaling, nagpapagamot. Eh, time naman po na makakain na sila. Pero, sabi ng Panginoong Jesus is, wag. Hindi na sila kailangang umalis pa. Dito na lang sila. Pero sabi ng mga alagad, naku, Panginoon anong papakain natin 5 tinapay lang ang meron dito.
dito at 2 isda. Imaginein mo, 1,000 yung papakainin, tapos 5 tinapay lang at 2 isda. Abay, kung palagay natin sa panahon natin ngayon, baka 1 tao lang kakain nun eh. Amen po. Pero sumagot ang Panginoon, sabi niya, ah, ganun ba? Sige, dalhin niyo yan dito sa akin. Dalhin niyo yan. So, dinala ng alagad ang pagkain na mayroon sila. At nakita nga ng Panginoon na yun nga lang, 5 tinapay, 2 isda. Pero, kinuha yun ang Panginoong Jesus. Itinaas niya ang tinapay, mga tinapay at ang isda sa langit. At siya'y nanalangin sa Ama. Nagdasal siya. At maalam naman natin na sa kaibuturo ng kanyang puso, ipinapanalangin niya na yung mga tinapay na yun at yung mga isda na yun ay dumami para makakain lahat ng tao na naroon. At gayon nga yung nangyari. O sige, nung magtapos na niya magdasal, yun na. Sabi niya na sa mga alagad, ayan na. Ayan na yung mga nalagyan nyo. Ipamahagi nyo na yan sa mga tao. Pakainin na natin sila. So, pinakain lahat ng mga tao doon, 1,000. 5,000, actually, yung 5,000 lalaki pa lang yun eh. Meron pang babae, meron pang mga bata. So, mahigit 5,000 yung mga tao doon. Pero lahat yon nakakain. At nabusog. At hindi lang yon, may natira pa. Imaginin mo ang himalang ginawa ng Panginoon. Nagmula sa kakaunting pagkain, naparami yan. Amen po. So, alam niyo po yung mga ganyang senaryo sa buhay ng Panginoong Jesus sa mga ginawa niyang pagpapagaling o himala, masasabi natin magkakaroon tayo ng reflection sa buhay natin ngayon. Amen? Meron niyang gustong ibigay na aral. Yung nangyari na pagpapakain sa 5,000. Sa panahon natin, ano yan eh? Applicable na applicable. Amen po. Yung sinasabi na pinakain ng Panginoong Jesus na yung 5,000, tayo yun eh. Tayo yung mga, hindi lang 1,000,000, milyon-milyon na tao na nabubuhay pa sa buong mundo. Pero lahat tayo, gustong bigyan ng pagkain ng Panginoon. Bukod pa sa pagkain pisikal na kumakain tayo ng breakfast, lunch, dinner, may merienda pa yan. Hindi lang yun eh. Higit sa lahat, lahat tayong tao, yung kanyang mga salita, lalo na yung naririnig natin sa simbahan, lahat ang gustong makarinig nun, gusto niya mabless. Kaya nga ang hashtag natin ngayon is hashtag overflowing blessings from God. Overflowing. Actually, talagang umaapaw ang biyaya ng Diyos everyday. Kaya lang, masasabi natin na hindi natin napapansin na everyday pala, hindi lang basta-basta blessing na natatanggap ko. Sobra-sobra pala. Amen? So, masasabi natin dito na yung unang senaryo, dumating ang Panginoong Jesus, sinundan siya ng mga tao. At nakita niya na talaga namang may mga dalang sakit ito at pinagaling niya. Ganyan po tayo sa buhay natin. Hindi natin makita, maramdaman ang presensya ng Panginoon kapag wala tayong pagsubok. Kapag masaya ang buhay natin, para bang okay ang lahat, hindi natin siya napagtutuunan ng pansin, napututusin lahat naman ang meron na kinasisiyahan natin. Material blessing man yan, pamilya man natin yan, galing sa Panginoon. Pero kamukha nung pagpapakain sa 5,000, nakita niya ang paghihirap ng mga tao na may sakit, gusto magpagaling sa kanya, hanggang sa dumating na nga time na syempre mga tao yun, yung mga followers niya, yung nagutom. Ganyan po ang Panginoon sa pagpapakita, pagpaparamdam sa atin ng blessing. Yung panahon na gutom tayo, alam mo yun, yung gutom na naghahanap tayo ng sagot sa ating mga tanong, naghahanap tayo ng sagot sa ating mga problema, yung mga time na masabing may sakit tayo,
tsaka na tsaka tayo nagkakaroon ng time na makasumpong sa Panginoon. Yung bang naranasan mo na kaya ka lang nagbalik loob sa Diyos dahil nasubok ka, dahil nagkaroon ka ng problema. Amen. Sa madaling salita, ang unang-unang gusto ng Panginoon is kagalingan. Lumalapit siya sa buhay natin, most especially kapag tayo ay down. Lalo na sa panahon ngayon na pandemic, talagang laganap ang COVID, ang coronavirus. Pansinin nyo, mas nandito siya ngayon sa bawat tahanan. Sa bawat tahanan. Actually, hindi lang sa tahanan, kundi sa bawat puso ng mga tao. Kasi alam niya, maraming nagdusa, namatay, nawala ng trabaho, nawala ng pag-asa. Amen. Dumadating ang Panginoon higit sa lahat kapag tayo ay nadadown. Kaya nga po, di ba sabi niya sa sermon niya sa bundok, mapalad ang mga taong nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. May mga bagay na parang hindi na tayo feeling natin hindi na tayo masaya. Parang wala nang makakapagpasaya sa atin. Kasi di ba minsan may mga tao na kilala na nasa kanila na ang lahat, kasikatan, kayamanan. Pero dumadating yung point sa kanila na parang may kulang pa. Meron pang iba na nagpapakamatay. Kahit nasa kanila na ang mga material things. Pero, hindi kasi natin napapansin na kay mayaman, kay mahirap, kay middle class, kay ano man natapos mo, ano man ang itsura mo, eh, pare-pareho tayong binibigyan ng overflowing blessing from God, only God. Actually, everyday yan. So, doon sa sumunod na senaryo, so, nakita na ng Panginoong Jesus na, okay, no? Nagugutom na yung mga tao. Sinabi na sa kanya ng mga alagad eh. Anong yung sumunod na ginawa ng Panginoong Jesus? Tinanong niya, ano bang meron dyan? At sinabi naman ng mga alagad eh, limang tinapay lang po, tsaka dalawang isda eh. Sa buhay natin, tinatanong ng Panginoon, ano ba ang meron tayo dyan? Ano ba yung meron ka ngayon dyan na kakaunti lang? Pero pwedeng paramihin. Siguro tinatanong ng Panginoon sa atin, ikaw sister Rose, siguro kakaunti lang ang pasensya mo, no? Madali kang magalit. Sorry, siguro ikaw brother Tony, siguro kakaunti lang yung peace of mind nasa sa'yo ngayon, lagi kang balisa. O kaya ikaw, brother Ray, siguro kakaunti lang ngayon ang yung kasiyahan na meron ka sa puso. Yung masabi natin na ano ba yung kaunti sa sarili natin, sa karakter natin? Meron at meron. Amen? Kaya nga, nagtanong ang Panginoong Jesus eh, ano bang meron dyan? Tinatanong tayo ng Panginoong Jesus, ano bang meron? Anong meron ka ngayon? May problema ka ba ngayon? Anong meron? Kumbaga, ang Panginoon, handa siyang makinig sa atin anytime. At sinabi nga ng mga alagad na, ay, limang tinapay lang at dalawang isda. So, anong sabi ng Panginoon? Akin na! Diba? Hindi naging choosy si Lord. Ganon din tayo, tinatanong tayo ng Panginoon, ah, ganon ba? Tatlong pasensya na lang, bibigay ka na, sasabog ka na sa galit. Limang beses na lang na magkamali yung kapwa mo, talaga namang gaganti ka na. Amen. Kumukonti yung mga bagay na negative sa atin. Dati, maliit yung pasensya mo. Habang tumatagal, paliit. Pero ang mabuting balita, anong sabi ng ginawa ng Panginoong Jesus, no? Kinuha niya yung mga tinapay at isda at itinaas niya. Tinaas niya sa langit at nanalangin siya at nagpasalamat sa Ama sa langit. Kaya hindi po natin maramdaman ang overflowing blessing ni God
dahil hindi natin tinutularan ang Panginoong Jesus na bagamat anak siya ng Diyos, lagi siyang nananalangin. Lagi siyang nagpapasalamat. Lagi siyang may communication sa kanyang Ama sa Langit. Tayo po ba, yung mga blessing nang meron tayo ngayon, yung buhay natin, yung mga ari-arian natin, yung pamilya natin, yung trabaho natin, yung bawat paghinga natin, yung mga buo pa yung ating mata at nakakakita ba tayo, buo pa ang ating mga paa at nakakalakad tayo, yung mga tipong kahit may sakit kang diabetes, at least salamat Lord, wala akong sakit na high blood. Amen. Tayo ba ay nagpapasalamat sa Diyos sa kahit anumang blessing niya, kahit gano'n itong kaliit, pinagpapasalamat ba natin? Sapagkat naniniwala tayo na maliit man sa tingin natin ang blessing ni Lord, yan ay overflowing blessing. May mga kapatid tayo na nakahiga na sa kama, bedridden na. Di na sila makatayo, paralitiko na. Samantalang tayo, ang lakas-lakas ng katawan. Pero marami pa rin reklamo sa buhay. Yung lakas kung saan-saan ginagamit, inaaksaya. Kaya minsan, nabibless ka na materially, nawawala pa. Nababawasan pa. Halimbawa, marami kang pera, mahilig ka naman sa sugal, hindi mo napapansin. Ang daming binigay sa yung pera, eh, ginamit mo lang, winaldas mo lang sa sugal, nawawala hanggang sa nagiging kaunti. Amen. O kaya naman, nawalan kang ng trabaho ngayon dahil nga sa pandemic. Maraming nagsarang kumpanya, mayroong mga inalis. Paano mo mararamdaman yung overflowing blessing ni Lord? Nawalan ka nga ng trabaho eh. O kaya namatay yung mahal mo sa buhay sa coronavirus. Nasaan ang overflowing blessing doon? Doon tayong nagkakamali. Ang umaapaw na biyaya ng Diyos ay higit natin matatagpuan sa panahon ng pagsubok. Amen. Kinakailangan ba na manalo ka sa loto? Kinakailangan ba na ang daming pera sa bangko? Maganda yung bahay ko? Yun ba ang sinyales na wow, sobra-sobra itong binibigay sa akin doon, na-bless ako everyday? Hindi. Kumbaga sa cake, ang mga material things na nabibless ka, icing lang yun, palamuti. Ang mahalaga sa cake, yung laman, yung mamon, yung tinapay na nakakabuso pag kinain mo, hindi yung palamuti. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Higit nating mapapatunayan na binibless mo pa rin ako, Lord. Pag tayo ay nasa pagsubok na at marunong pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Lord, konti na lang bibigay na ako. Konti na lang magsisuicide na ako. Pero dahil tinuruan mo akong magpasalamat, hindi ko to gagawin. Yung konting pag-asa pa na natitira sa puso ko, mananalangin ako sa iyo, mananalig ako sa iyo mga salita, isasabuhay ko to unti-unti. Kung 20% na lang yung pag-asa mo, magiging 30%, 50%, 90%. Hindi ba? Ano yung pinupunto ng Panginoon dito? Kakaunti eh. Anong kakaunti? Walang kakaunti sa Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat sapagkat walang imposible sa Kanya. Pero ituon natin ang ating puso't isipan, ang ating espiritu sa mas mahalagang blessing na ipinibigay sa atin ng Diyos. Amen? At ano pa yung nangyari doon sa pagpapakain sa 5,000? Aba, dumami na. Dumami na yung 5 tinapay at 2 isda. At napakain lahat. Lahat. Biro mo 5,000. Napakain lahat. At ang 5,000 yun ay mga lalaki lamang, meron pang babae, may mga bata pa. Sobra-sobra. Pa sa 5,000 ang napakain. Anong mensahe sa atin ng Panginoon? Yung kakaunti sa atin ngayon, kay material na bagay yan, kay mga bagay yan na
negative or positive, sa paningin ng Panginoon, kaya niyang paramihin. Amen. Kaya niyang paramihin. Kaya nga, sinasabi ko nga na, sa panahon ng pagsubok, doon mas bumubuhos ang blessing ni Lord. Sa pagkataanin mo yung mga blessing na puro pera, eh pag namatay naman kami, naman natin madadala yung sa kamatayan. Amen. At ang sumunod na pangyayari, napakain lahat ng mga tao, nabusog sila, at may natira pa. Saan ka pa? Limang tinapay, dalawang isda, dumami, napakain ng mga libu-libong tao, tapos nabusog sila, tapos may natira pa. Yan ang gustong pagpapakain ng Diyos na mararanasan natin sa buhay natin. Hindi yung pagkain na yung kakain ka ng kanin, kakain ka ng ulam, sige kain, ng isang lamon na, talagang mabusog-busog ka na. Na kung minsan may blessing sa atin na pagkain, nakasaya natin. Pagka pumupunta ng handaan, ako naman, lahat ng putahe doon, ultim mo yung sausawan. Iba't ibang klaseng sausawan, talagang titikman yan. Tapos hindi naman pala kakain, mauubos. Sayang ang biyaya. Sayang yung pinagpaguro nung naghanda. Takaw tingin. Amen. Minsan pag hindi natin pinaghirapan eh, hindi natin binibigyan ng mga halaga. Di po ba? Yung mga pagkain na tinatrabaho ng mga magulang natin, ihain na lang sa harapan natin. Hindi pa natin inuubos. Namimili pa ng ulam, mga bata, mga anak. Yan ang huwag niyong gagawin. Alam niyo po kasi, ano man ang inihain ng ating mga magulang sa ating kapagkainan, ito'y dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kahit ano pa yan, talbos ng kamote, tuyo, morkon, lechon, kahit ano, ipinagpapasalamat yan sa Diyos. Bakit? Sapagkat yan ay overflowing blessing. Mamamatay tayo pag hindi tayo kumain. Pero ang katotohanan na merong pagkain sa hapag mo, sa harap mo, mabubusog ka physically. Lalakas tayo. Amen. Na kapag kayo'y nasa pagkainan, matuto tayong magdasal muna bago kumain. Hindi yung uupo na lang, nakataas pa yung paan, habang nagsiselfon, nanonood, kain ang kain, gumagana yung mata at yung bibig. O kaya naman yung senaryo na kung kailang kainan at saka naman nagsiservon si nanay, si tatay, banal ang pagsama-sama kapag kumakain. Kahit mag-isa ka lang, pag kumakain ka, yan, banal. Yan ay overflowing blessing. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Na nawalan ng trabaho, o kundi man eh, nabawasan ng sweldo. Baka yung dati mong kinakain 3 times a day, baka ngayon twice na lang. Hindi mo na nabibili yung mga gusto mo. Amen. Matuto tayong magpahalaga sa bawat biyaya ng Panginoon. At ang huling nangyari o senaryo doon sa mabuting balita, maraming natira. Maraming natira, marami pa silang naitabi. Amen. Sa buhay po natin, maraming blessing si Lord na hindi lang sumusobra, marami pang natitira na pwede nating gamitin o i-share sa iba. Halimbawa, yun nga, kasi nga sinasabi ko, halimbawa ay meron kang kagalit, meron nagagalit ka sa kapwa mo, kakaunti na lang yung pasensya mo sa kanya. Pero dahil nakakilala ka nga sa Panginoon, at sinabi at inutos ng Panginoon na bigyan mo yung kaaway, yung konting pasensya na yun, nang dahil sa pananalangin mo at pagpapasalamat mo sa Panginoon, nadagdagan na nadagdagan yun. At hindi lang yun, nabusog ka. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng peace of mind. Hindi ka nagutom sa salita ng Panginoon kasi sinabuhay mo. At hindi lang yun ang nangyari. Nagkaroon ka pa ng reservation. Nakapagtabi ka pa ng pasensya. Amen? Kumbaga, nagpasensya ka ng 10%,
dahil sa Panginoon, nagdagdag ng 20%, 30%, hanggang sa maraming pasensya na, marami ka ng baon, marami ka ng maibibigay sa ibang tao. Kaya kapag may lumalapit sa'yo, ma-advise mo na, pasensyahan mo na yan, kasi ganito, ganito. Amen po. Ang pagpapakain sa 5,000 ay masasabi natin talagang himala. Pero, araw-araw, may himalang nangyayari sa buhay natin. Araw-araw, merong overflowing blessing si God sa atin. Araw-araw yan. Kumuha ka ng papel, kumuha ka ng ballpen, isulat mo na ngayon, ano ba yung mga sinasabi ni sister ng overflowing? Eh, wala nga kaming makain ngayon. Ano ba yun? Di po ba? Ang ibig kong sabihin, may mga bagay na nangyayari sa atin sa bawat araw na hindi natin napapansin kasi sa 10 blessing na binigay ni Lord, may isang problema ang pumasok. Wala na yung 10 blessing. Parang tao lang yun eh. Sa 10 tamang ginawa sa'yo ng kapwa mo, nagkamali lang siya minsan, hindi mo na siya matanggap. Di po ba? Masakit yun. Nagkamali ka lang minsan eh, hindi na napansin yung mga magaganda mong ginawa. Sa Panginoon po, matuto tayong magbilang ng blessing kahit gano'ng kaliit yan. Ang sikreto po ng buhay na puno ng overflowing blessing ay pagpapasalamat. Hi Lord, salamat. Nagising ako sa panibago umaga. Overflowing na naman ang blessing. Binibigyan mo ako ng pagkakataon. Ay Lord, salamat. Nakakain ako ng almusal. Ay Lord, salamat. Gising na yung mga anak ko. Ay Lord, salamat. Makakapaglinis na ako ng bahay. Makakapasok na ako ng trabaho. Ay Lord, salamat. Nakakakita pa ako. Nakakalakad pa ako. Alam mo Lord, medyo masakit yung puso ko. Parang baka there's something wrong. Pero salamat Lord. Kasi wala akong diabetes, wala akong cancer. Ang dami eh. Di po ba? Salamat Lord sa hangin. Salamat Lord sa araw. Nakapagtuyo ako ng dami. Ang dami, kaya nga overflowing eh. Pero ang problema, ayan ang problema. Ayan na, dumating na. Nagkasakit na yung anak. Na-focus na doon sa problema, hindi doon sa blessing. Mapapasasabi natin, mapapatunayan natin na ay ito na yung overflowing blessing. Kapag ganito ang sitwasyon. May problema ka ngayon, may pagsubok ka ngayon, pero imbis na mag-focus ka o tumuto ka sa problema mo, tumuto ka sa Diyos. Nakipag-usap ka sa Kanya, nagdasal ka sa Kanya, at yung Kanyang bibigay sa iyong pasensya, pag-ibig, pagtsatsaga, pananampalataya, yan ang totoong overflowing blessing na pwede nating matanggap sa bawat araw. Hindi ang kayamanan, hindi ang kasikatan, hindi ang mamahaling sasakyan, sapagkat lahat ng yan ay mawawala. Hindi natin madadala sa ating kamatayan. Pero kung napansin mo sa sarili mo na, dati pag inaaway ako ng asawa ko, nagagalit niya ako. Ngayon, hindi na. Natututo na akong tumahimik. Dati nakikipagsagutan ako. O kaya, kapag may ginagawa, chinichismis ako ng kapitbahay ko. Chinichismis ko din siya. O kaya, may sakit ako ngayon. Saan ko kukunin yung pambili ko ng gamot? Yung bang nakikita mo yung problema, pero nakikita mo agad ang solusyon sa pamamagitan ng pagtutuon mo sa Panginoon. At kapag naramdaman mo na kahit kailangan mo nang mabalisa pero hindi makita sa iyo ang kabalisahan, ibig sabihin, nabiyayaan ka na ng umaapaw na pagtitiwala, ng overflowing na love, ng overflowing na trust, ng overflowing na faith. Yun ang pinakamahalagang blessing na natatanggap natin, na hindi lang natin ma-appreciate kasi pag dumadating ang pagsubok, sa overflowing pagsubok tayo nakatingin. Yung bang umaapaw na yung kabalisahan natin, umaapaw na yung galit natin, umaapaw na lahat. Kaya nawawala ang appreciation natin sa biyaya ng Diyos. Amen. Sana po magkaroon tayo ng panginilay sa mabuting balita.
Para at least kung masisimba tayo mamaya, at least kahit paano na idea na tayo na yun pala yung gospel tungkol sa pagpapakain sa 5,000. At sa sarili natin, itinatanong sa atin ng Panginoon na marami akong blessing na ibinibigay sa inyo, sa atin. Hindi lang materially, hindi lang yung pagpapakain sa atin araw-araw na masasabi natin na lagi nandiyan ang Diyos para yung maliit na pananampalataya natin, ipalakihin niya. At kapag lumaki na yun, ibahagi natin sa iba para mabusog din sila. At gayon din, para sa atin na lagi natin na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon. God is good all the time. Akala lang natin minsan, unfair siya. Akala lang natin minsan, hindi niya tayo binibigyan ng halaga. Hindi natin makikita ang kabutihan ng Diyos kung patuloy tayong mabubuhay sa tawag ng laman, kung patuloy tayong mabubuhay sa ating mga bisyo, kasi magkalaban yan eh. Ang espiritu at ang tawag ng laman, magkalaban yan. At ang tanging makakapatay sa tawag ng laman sa mga kasalanan ay ang espiritu natin makikiisa sa espiritu ng Diyos. Yung tatalikuran natin ng lahat ng ating mga kahinaan at kasalanan na magagawa lang natin yun kung susuko tayo sa Panginoon. Sa panahon nito, masasabi natin na salamat sa bawat araw, blessing. Alam niyo ba, yung bawat araw na lang na nagdating sa atin, overflowing blessing na yan. Eh, nandito na si coronavirus eh. Ang dami ng pinapatay na tao, ang dami na nahawahan eh. And Jesus will come anytime. Hindi mo pa ba nare-realize na, oo nga, ang bawat umaga ay blessing. Umaapaw na blessing. Pag-iingat ng Diyos. Amen po. Nawa matouch tayo ng mensahe ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan lagi magpasalamat sa Kanya. Lagi nating isipin, Lord, malungkot man ako ngayon dahil may sakit ako. Nag-overflow ang blessings na nararamdaman ko dahil alam ko kapag patuloy akong sumunod sa iyong kalooban, meron kang overflowing na blessing na ihinanda sa akin sa kabilang buhay. At yun ay ang kalangitan. The best blessing, Lord, dyan. Kasi alam niyo, pag marunong tayo mag-appreciate ng maliit na blessing, sigurado, mas malaki ang pagpapasalamat natin sa malaking blessing. Pero kung sa maliit na blessing pa lang, hindi natin pinapansin, lagi tayong, yung ibang tipo nga, ma-appreciate mo lang ang blessing ni Lord kapag pabor sa'yo, pag gusto mo. Pero kung ano yung wala sa'yo, yun yung hinahanap mo. Ano man ang meron tayo ngayon sa buhay natin, magkaroon tayo ng contentment. Amen? Hindi naman masamang mangarap o umundal sa buhay, pero huwag natin naalisin yung salitang contentment. Kung anong meron ka ngayon, salamat Panginoon. Binigyan mo ko ng peace of mind, salamat Panginoon. Binigyan mo ko ng pagpipigil sa sarili na hindi magalit, salamat Panginoon. Binigyan mo ko Panginoon ng interes na makinig sa iyong salita upang ako'y matuto, salamat Panginoon. Binigyan mo ko ng makakain ngayon, salamat Panginoon. Alam mo, kapag marunong tayo laging magpasalamat sa Diyos, mawawalan na ng puwang sa puso natin ang pagre-reklamo. Pero kung tayo yung taong reklamo ng reklamo, nawawala ang salitang salamat. Amen. Lagi tayong maging handa sa panahon ng pagsubok, nandyan ang overflowing blessing, guidance ni God. Kumbaga eh, sabi nga eh, kapag nagbigay ang Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Huwag natin masyadong ibase ang blessing sa mga material na bagay. Sapagkat ang kayamanan sa langit, ang totoong blessing na nakakamtan natin sa bawat araw. Amen po. Tayo po yung magkaroon ng closing prayer. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa pagpapakita mo sa amin ng magandang halimbawa. Salamat sa araw-araw na pagkain nilalaman namin siya. Ang dami namin dapat pasalamatan sa iyo, Lord. Patawarin mo kami. Kadalasan, ibig na magpasalamat, puro kami reklamo. Lord, dalangin ko na mga Facebook friends ko po makakarinig ng mabuting balita ngayong Sunday. Hipuin mo po ang kanilang puso na marabatid nila
ng ano ang totoong biyaya mo sa bawat araw. Naway magkaroon kami ng overflowing joy, overflowing hope. Sa iyo lang yung magagaling Panginoon. Paano po man ang karamdaman natin ngayon physically, in Jesus' name, siya ang bahalang magmagaling. At kung sakaling nanalangin tayo at hindi tayo gumaling, magkakaroon pa rin tayo ng overflowing blessing. Bakit? Sapagat patuloy pa rin tayo nagtitiwala sa plano ng Diyos, sa kanyang kalooban. Namamatay man ang ating katawang lupa, mayroong isang langit tayong pupuntahan na wala ng sakit, wala ng gutom. Amen. Ano po may mga desire ng puso natin? Laging handang makinig ang Diyos. Kahit alam na niya yung gusto natin, gusto pa rin niya yung naririnig iyon. Para isa tayong anak naglalambing sa isang ama. Pero sa bawat araw na lumilipat, huwag naman sana natin kalimutang mag-say, thank you. Salamat po, Lord. Na bago tayo matulog, salamat, Lord. Bago tayo kumain, salamat, Lord. Amen. Dalangin ko po ang aking pamilya, aking asawa at mga anak, aking ama at kapatid, mga mahal ko po sa buhay. Patnubayo po sila, O Lord. Dalangin ko ang Facebook live na ito, The Word of God. Patuloy mong i-bless na gamitin through social media na in my own little way ay may share ang yung gospel at magkaroon kami ng kanyang-kanyang Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng blessing mo. Lalo na sa panahon na ako'y nasubok, nandun pala yung blessing mo, Lord. Yung pagbibigay mo ng pag-asa, pagbibigay mo ng tiyaga, pag-unawa, pagpapakumbaba, blessing, napakalaking blessing mo. Salamat po, maraming pong salamat. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Sa kanilang Diyos, ang magdala ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat. At muli, sana makapagsimba po tayo mamaya. Yun nga lang, unahan, sapagkat may bilang lang ang pwede pumasok sa simbahan. Pero kung gusto, may paraan, diba? Kung gusto mong masama sa bilang na makakapalo ka simbahan, agahan po natin. And then, kung ibibigay pa sa atin ang overflowing blessing na August 3, 2020, bukas, sama-sama tayo ulit magnilay ng salita ng Panginoon. Huwag natin kalimutan, ang bawat oras ay mahalaga. Kaya huwag natin kakalimutan, yung nagbibigay ng oras, yung nagbibigay ng araw, at yun yung Panginoon. To God be the glory po.